Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At since bago lang to YouTube channel ko, don't forget to like, subscribe, at click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. So for today's video, ang gagawin po natin ay Ask Me Anything. Nag-post po ako sa social media ko, which is Facebook ko, at ang dami pong nag-comment. So, namili po ako ng 20 questions. So, ayun ang lahat ng sasagutin natin ngayong araw na to. Question number 1. Kailan po kayo nagsimula maging handler? Nagsimula po ako noong August 25, 2017. Question number 2. Paano nyo po nasimulan ang fanbase? Actually, yung group ng fanbase, nagsimula po talaga siya is February 16, 2018. Group page siya dati, tapos may mga famous din. Pero dati, iba yung ginagawa ko, hindi mga admin yung mga famous. Tapos hanggang sa nawala yon, nagtumal yon. Tapos lately, bumuo na lang ulit ako ng fanbase, which is noong October, di ko tanda, 27 ata yon, 2019. Tapos, doon ako nagkaroon ng ideya na gawing admin yung mga famous social media influencer. Tapos at the same time, magkakaroon tayo ng meet and greet na kasama yung mga fans. Ayun. Question number 3. Sino sa mga vlogger ang gusto mong makakulab? Ang gusto ko talaga makakulab ng mga vlogger nowadays, si Sammy Manese, yung sobrang cute na bata. Wala, nakakatuwa lang talaga siya kasi sobrang aliw nung mga content niya at the same time, nakakatuwa siya panoorin sa mga vlog. Question number 4. Ma-attitude ka po ba? Oo, charot. Hindi, sakto lang. Actually, yung ugali ko is depende on how you treat me as well. Kumbaga, parang kung mabait ka, mabait ako. Kung hindi naman ma-attitude yung kasama ko or yung kausap ko, hindi rin naman. Pero may times talaga, maldita ako. Kasi nga, trip ko lang, ganun. Pero mabait ako. Charot. Question number 4. Career of fans. Wala. Charot. Both. Kasi, ang career at ang fans, magkapasama talaga yan. Kumbaga, pag wala kang career, wala ka namang fans. Kung wala kang fans, wala ka din namang magiging career. Kasi, sinusuportahan ng fans ang career. At yung career mo, parang, kung wala ka rin namang magiging career, wala ka magiging fans. Kasi, wala rin naman. So, career and fans are both together. Ganon. Question number 5. Mahal mo po ba kaming mga sumusuporta sa inyo? Oo, mahal. Parang nag-isip. Hindi. Parang, mahal naman. Siyempre, kung wala naman yung sumusuporta sa akin, wala rin naman ako dito sa industriyang to. So, I really love my supporters and I really love yung mga taong nagbibigay inspirasyon sa akin, which is kayo yun. Question number 6. What makes you happy? May mga times po ba na naisip mo na itigil na lang or stop yung pagiging influencer mo? What makes me happy? What makes me happy? Siguro yung makita ko yung mga taong nagiging masaya. Kasi di ba nga sa industriyang social media, may mga fans. Parang, syempre pag nakikita mo yung mga fans na sumasaya sila, siguro yun yung way para maging masaya din kami. Kasi the more nagpapasaya kami ng tao is the more time na sumasaya din naman kami sa sarili namin. Ayun yung nakakapagpasaya sa akin. Tapos, kung may rason na ba or may oras, may mga times na ba na naisip kong tigil yung social media? Yes, opo. Minsan naisip ko na din yon kasi nga, ewan ko, wala lang, natotoxican lang din siguro ko. Pero,
ano, laban lang, kapit-kapit lang, ganun. Question number 7. Paano po kayo nagsimula sa pag-handle ng mga social media artists? Nagsimula. Yung tanong kanina, kailan? Nagsimula kasi ko noon, ayun nga, ganyan sabi ko noong August 2017. May nakita kasi ko dati, anak-anakan ko yun, na may pinuntahan siyang concert sa Pasita, Laguna. Yung anak-anakan ko yun, si Wendell Alan Samson. So ayun, nakita ko parang may concert, tapos tinanong ko sa kanya kung anong ginagawa. Sabi daw niya, yung mga parang famous sa social media, tapos nagko-concert, tapos bubuo ka, kailangan ng boy group, ganon. So doon nagsimula yung thought na sabi ko, try ko kayang mag-handle ng boy group kasi nga wala naman akong ginagawa noon sa buhay ko. So ayun, sinimulan ko. Question number 9. Biggest fear? Ano? Ikaw? Charot! Ano ba? Ano? Depression. Ayun yung pinaka-kinakatakutan ko. Depression. Kasi, ayoko lang kasi kapag na-depress ako, feeling ko parang wala na, matatapos na yung buhay ko, ganon. Ayun yung pinaka-kinakatakutan ko talaga. Depression. Question number 10. Have you ever been try na ma-in love din po sa girl? Sa nagtanong nito, bahala ka sa buhay mo. Hindi pa, never been. Ayoko, hindi ko pa talaga na experience. Kasi siguro dahil wala, hindi ko talaga feel enough. Question number 11. If God gave you a power, what would it be? Siguro yung gusto ko magbigay ng malinaw na kaisipan. Parang ano daw? Basta yung parang gusto ko kasi bigyan ng kalinawang isipan ng mga bawat Pilipino. Yung parang gusto ko inggit, wala na lang kapag nakikita nila yung kapwa nila na umaangat, wala na lang siraan. Kapag nakikita nila yung mga kapwa nilang tao nagsasucess sa buhay, wala na lang inggitan. Yung parang ganun, kasi parang ang sarap sa buhay ng walang taong naiinggit sa ginagawa mo. Kasi parang nowadays, napaka-toxic ng Filipino, na parang kapag may nakikita silang umaangat, like minsan sumisikat yung ibang tao, tapos kasi dahil sa ginagawa ng taong yon, parang kunwari nagjo-joke yung taong yon, ganun, or depende kung paano sila umaangat, minsan ginagawa na nila ng parang kung ano-ano, parang hindi na lang ba sila pwede maging proud na may taong nagsasucess sa ginagawa nila sa buhay, parang ganun. Wala naman silang tinatapakan sa buhay, and yet there's some person, hindi ko naman nila lahat na buong Pilipino, pero may mga iba talagang tao na parang dahil siguro sa inggit na hindi na lang nila matanggap na nagsasucess yung kapwa nila. So yun yung gusto ko, kung magkakaroon ako ng kapangyarihan, parang gagawin ko yung, lilinawin ko yung pag-uutak at pag-iisip ng bawat isa. Question number 12. Gaano kahirap maging handler sa social media? Hindi naman mahirap. Oo, may times may difficulties. Kasi siguro dahil kapag ka wala ka nang nabibigay na ganap sa buhay mo or sa kapwa, sa artist na hinahandle mo. Kasi dapat kasi, when it comes in handler ka, dapat nabibigyan mo ng mga parang ganap yung mga handle mo. Kasi hindi naman pwedeng masabing handler ka tapos nakatunga nga lang kayo pare-pareha. Since nag-handle ka, dapat binibigyan mo sila ng ganap. Binibigyan mo sila ng kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay. Sa social media, since nasa industriya tayo ng social media, dapat hindi lang tayo pare-parehas nakatunga nga dito. So dapat meron tayong ginagampanan at may ginagawa tayo sa buhay. Question number 13. Bakit mo naisipang mag-vlog? Dahil sa'yo. Ang laban na to. Wala, kasi, parang,
may mga tao talaga nagsasabi sa akin na bakit hindi mo try mag-vlog? Marami ka naman ganap sa buhay or nag-i-event ka naman or kaya mo naman magsalita, ganto ganyan. So sabi ko, pinag-isipan ko to ng maraming oras, maraming araw, maraming times, pinag-isipan ko talaga to na bakit nga ba? Pwede naman, may kapasidad naman siguro, parang ganun. Wala, yun. Naisipan ko na lang mag-vlog. Siguro na-convince ako by them. Pero let's see kung mag-click. Sana mag-click. Ganon. Question number 14. Paano mo hinahandle ang mga taong ayaw sa'yo? At anong masasabi mo sa kanila? Skirt! May pa ganon. Ano? Wala, siguro ano na lang, parang deadma-deadmahan na lang. Minsan kasi, di ba, parang kahit deadmahin natin sila, minsan naiisip pa rin natin. Ewan ko para sa akin, ha. Naiisip ko pa din sila, kahit sabihin mong dinededma ko sila, ganto ganyan. Pero, ako, ano, wala, parang, dahil lang siguro may mga tao akong nakakausap. Minsan kasi, pag nade-depress ako or nai-stress ako, may mga tao akong kinakausap. At the same time, yung mga taong yun parang nagbibigay ng advice sa akin at naaaliw ako at nalilibang ako. So, ayun na lang yung ginagawa ko. Tapos, sabi pa dito, anong masasabi mo sa kanila? Ano? Wala, sige lang, mang-asar lang kayo, ganun. Mang-bash lang kayo. Tuloy nyo lang yan, mapapagod din naman kayo. Question number 15. Paano ka po naging matatag sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay? Ano? Kumain ako ng bulkasil. Joke lang. Ano? Wala. Siguro kaya ako tumatag just because of those people who supported me all the way. Oh, English. Oh, my nose is bleeding. Hindi, parang yung mga taong sumusuporta sa akin kasi nandyan palagi. At the same time, yung mga taong naniniwala sa akin, nandyan. At the same time, gaya nga na sinasabi nila, kapag ka may problema, kapag ka nadapa ka, dapat tumayo ka. Kasi kapag ka nalagpasan mo ang isang bagyo, kapag nalagpasan mo ang isang problema, dun ka magiging matibay. Siguro dahil kaya ako nagiging matibay, just because of those people na nandyan sa paligid ko, at the same time yung mga taong nagbibigay sa akin ng power, yung parang pinapalakas sila yung loob ko. Ayun, maraming nagpapasalamat ako dun sa mga taong yun, kasi kung hindi dahil din sa kanila is parang wala, siguro parang bumigay na ako. Kasi di ba nga sabi nila, no man is an island. So ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw lang. So minsan nalalagpasan natin ang mga problema natin just because of those people na nandyan sa kapaligiran mo at yung mga taong sumusuporta sa'yo at nagbibigay lakas loob sa'yo. Ayun. Question number 16. Bakit napili mo maging isang social media influencer or maging manager? Hindi ko siya pinili. Siya, hindi kanya pinili. hindi ko siya pinili actually. Dumating siya. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi naman din talaga ako... nung time na yun, di ba nga, nung nagsimula akong mag-social media, parang wala kasi nung time na yun, boring ako. Tapos nakita ko nga, may parang sabi ko, anong bang ginagawa dito? Gusto ko lang subukan. Then suddenly, siguro yun, na-enjoy ko na lang. Parang hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang sa eto na, yun na yung nangyari. Question number 17. Ano po ang naging inspirasyon mo sa magiging isang social media influencer or isang manager? Siguro yung mga naging inspirasyon ko, yung mga taong sumusuporta sa akin. At the same time, yung mga fans, yung mga taong nakasalamuha ko. At the same time, yung mga fangirl na talagang nandyan all the way. Hindi lang sa saya, kung hindi pati sa hira, parang... they supported me all the way. Yung mga literal na naging inspiration ko, yung mga fans, at the same time, yung mga supporters na kahit walang-wala ka, nandyan sila. So, ayun. Question number 18. Ano pong feeling na madami yung humahanga sa inyo? Siyempre, masaya. Diba? Ang saya-saya. Hindi. Masaya in terms of
Kasi, ano nga eh, parang ina-idolize ka eh, parang humahanga sila sa'yo. Syempre masaya kasi parang you influence them. Parang ikaw yung minsan nagiging inspirasyon, ikaw yung nagiging inspirasyon sa kanila. So parang masaya, pero may halong pressure. Minsan nakaka-pressure kasi yung minsan yung mga, tawag dito, yung mga humahanga sa'yo, minsan syempre dapat ipakita mo yung lagi yung strength mo, hindi mo pwede ipakita yung weaknesses mo. Kailangan yung imahe mo eh good sa kanila kasi parang pag nakitaan kanila ng parang negative side or bad side, minsan syempre, di ba, nata-turn off sila. So parang dapat maingat ka sa lahat ng galaw mo, maingat ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Kasi kapag may mga nakita silang hindi maganda, parang ayun, syempre, mata-turn off sila. So, dapat, ano, laban lang. Magpakatotoo din at the same time. Question number 19. Masaya ka na po ba sa life mo ngayon? Masaya ako sa buhay ko. Pero siguro yung tanong dito na parang masaya ka na, yung parang siguro sinasabi dito na achieve mo na ba yung mga pangarap mo, na-achieve mo na ba yung mga goals mo sa life, yung mga dreams mo, ganyan. Ay, eventually na, hindi pa, literal na, sobrang masaya na in terms of yung lalim na saya, yung tinutukoy dito. Pero, tawag dito, I am happy right now. Siguro because I'm contented of what I have. So, ayun, siguro masaya ako sa buhay ko, ina-enjoy ko, ganun-ganyan. Yun lang, dami chika. Question number 20. Nasa last question na tayo. Ano yung bagay na dating sobrang pinoproblema mo at ngayon ay tinatawanan mo na lang? Basher. Opo. Yung mga basher, kasi dati sobrang pinoproblema ko sa sila. Minsan nade-depress pa ako dahil sa kanila. Iniisip ko sila, totally, ganyan. Minsan, basta parang napapraning ako just because of them. So ngayon, parang siguro I can handle na kasi 'di ba, pinasok mo yung social media, pinasok mo yung gantong industriya. So dapat aware ka, at the same time ready ka sa mga taong mambabash sa'yo kasi you cannot please everybody. Hindi mo pwedeng i-please ang everybody. So may times kahit ginagawa mo naman yung best mo, at the same time wala ka namang ginagawang mali, they still hating you, they still bashing on you, parang ganyan. So dapat ngayon, so naisip ko na pag pinatulan ko sila, it's just a waste of time. So dapat deadmahin na lang. Tapos ngayon tinatawanan ko na lang. Minsan nga parang kapag kami na mabashakin, inaasar ko pa kasi parang wala, nakakatawa lang kasi pagka nakikita ng mga taong nag-hate sa'yo na parang hindi ka affected, at the same time parang tinutuloy mo pa rin kung ano yung ginagawa mo sa buhay. Wala, titigil din yan, at saka at the same time mapapagod din yan. Alright guys, thank you so much for watching, and now let's proceed to shout out. Shoutout kay Faye Banaag Katoliko, Angelis Delatin, Joan Asuncion Villapana, Graciel Manaig, Shabrai Caserio, Margaret Arevalo, Diana Marie Katanghal, Carl Machenso, Nika Reyes, Christine Ann Cruz, Vincent Kaling, Joshua Lacandula, at kay Ashley Rodrigo. Maraming salamat sa inyo. So ayun, sana kung ano pa yung gusto nyong maging video ko, kung ano pa yung gusto nyong next video ko, mag-comment kayo down below at doon ako titingin kung ano yung magiging next vlog ko. Yun lang. Maraming salamat.